Magandang hapon, Pilipinas at buong mundo. Naitay kapuso, pairan po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Sa lahat po ng nanonood sa ating mga live streaming channel sa Facebook at YouTube, maraming salamat. Sa mga nakikinig po sa DZWB, welcome to the program. Usapang binata po tayo ngayong hapon. Komportableng-komportable po ako dahil maibabahagi ko po ang aking mga pinagdaanan bilang isang binata. Nay Tay Kapuso, please welcome Jeff Moses and John Vic De Guzman. Maraming salamat. Thank you again. Thank you very much. Ang gwagwapo niyo naman ngayon. Diba? Narinig niyo ba ako kanina? Sabi ko, tayo magkukwentuhan tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa mga kabinataan. Oo, pagkabinata. Handa na ba kayo? Yes, ito boy. Okay. Handa na po. Sana. Kumusta? Okay naman po. Okay po. Usapang binata. Panliligaw, halimbawa. Usapang ligawan. Una muna, ano mga type nyo? Ikaw, John Vic. Tisay? May preference? Ah, talaga? Tisay po talaga. Kasi pag makatisay syempre, ka naman, nakatitig ka pa sa akin. Siyempre. So, tisay? Tisay. Matangkad ba siya? Either matangkad. Okay. Siyempre, nagbabase po talaga tayo sa ugali. Yun ang pinaka-importante para sa akin. I agree. Sabi nga nila, ang itsura kasi pagtanda nyo, mag-iiba na yan eh. Pero yung ugali, kung ano meron siya sa puso niya, yun yung talaga iti-treasure mo forever. Jeff, ikaw? Same with John Vic, mas makatisay ako. And ayun, gusto ko rin yung, syempre hindi na tayo maging plastic, Tito Boy. Mm-mm. Gusto ko yung maganda and yung malakas yung appeal talaga. Kayo ba pag nanliligaw, gaano kahalaga ang mga magulang, ang mga kapatid, ang mga guardians, kayo ba'y nanliligaw sa parents? Totoo po. Nanliligaw ka, Chanty? Siguro hindi ko na sasabihin, Tito Boy, na nanliligaw talaga. Pero kasi kung gaano ako kabuti pinalaki ng mga magulang ko, kung paano mo itatrato yung magulang nung gusto mong ligawan, doon na po magre-reflect yun eh. At saka pogi points yun eh, di ba? Pogi points pag talaga. Pag nagustuhan ka halimbawa ng mga magulang. Oo. Jeff, ito mapangahas na tanong. Ikaw ba gusto ka ng mga magulang ni Jillian Ward? Close po kami ng family ni Jillian. Nililigawan mo ba si Jillian Ward? Ayan na. Ito po eh. Ano po eh? Bahagi ito ng pangarap na nais mong maabot at this journey. Sobrang close po kami and hindi ko po... Wala pa po ako sa ganung mindset and I know, same with Jill, pero hinahayaan ko lang kung... Saan kayo dadalhin? Di naman natin alam kung ano yung mangyayari bukas, ganyan. So parang, kumbaga, chill lang. Pwede rin naman natin malaman kung gugustuhin natin. Pwede dito, boy. Di ba may mga bagay talaga na hindi napaplano? Yes. Agree naman ako doon. Pero may mga bagay din naman na pwede natin maplano. Halimbawa, ilalagay ko doon sa plano. May plano ka ba ligawan si Jillian? Patay. Yun nga po, Tito Boy. Hindi ko rin masabi eh. Kasi ngayon talaga parang sobrang... nagfo-focus ako sa sarili ko on syempre na nandito ako sa industriya, a very competitive na business. So ayun po, nagfo-focus ako ngayon sa work, sa career ko, and for sure si Jill, sa nakikita ko yun din yung priority niya, work, family, ganyan. So parang ako hindi ko iniisip muna yun. Pag nagpupunta kayo sa mga restaurants, sinong nagbabayad ng bill? Salitan din kami, Tito Boy. And hindi siya yung tipong, uy, ikaw magbayad, ganyan na. Parang kusa. Kung minsan, ako na, ganun. Oo, like, ako na, uy, ako magbayad, ano tayo? Hindi. Ikaw, ako na. May mga eksena na gano'n na nag-aagawan. Hanggang sa nag-away. Meron, Tito Boy. Meron yung ganyan na parang, uy, hindi nga, ako na, ang tigas ng ulo eh, ganyan. So parang, hindi naman like away-away. So kumbaga,
nakakatuwa siyang isipin na ganun pala. Hindi ko ine-expect dati kasi ang nasa isip ko lang dati, kapag date, automatic lalaki yung magbabayad. May henerasyon na ganun ang naging kaugalian na pag mag-date, expected ng lalaki ang nagbabayad. Mm-hmm. What I'm hearing right now is that sa inyong henerasyon, hindi. Salita, no, kaya hati, at okay lang yan. Hindi yan nakaka-apekto sa inyong relasyon. Hindi naman. Pero Tito Boy, syempre kung manliligaw ka, di ba? Isa rin sa part yun ng panliligaw na syempre, labas tayo, ikaw mag... So pag nanliligaw, ikaw nagbabayad. Pag sinagot, share? Pwede rin. Kasi Tito Boy nakakaya naman. Oh, labas tayo. Oh, ikaw magbayad nito. Ah. Oh, hindi. Ano ka na agad? Busted ka na agad, Tito Boy, pag gano'n. Oo nga. Yun ang sinasabi ko. So pag nililigawan, ikaw talaga ang magbabayad. Yes. Pero halimbawa, pag kayo na... Share na. Share na tayo. Intindihan ko na naman. Ikaw, Jeff, agree ka ba? Di ko. Ako talaga, Tito Boy, So, hindi ka nalilibre pag nanliligaw ka? Ako, like, kumukusa kasi talaga ako, like, nag-offer talaga ako. Napansin kang una, Jeff, because of your TikTok. Paano nag-umpisa yun? Ano lang po, Tito Boy, kasi mahilig po talaga ako sumayaw. And kumbaga, yung pagsasayaw, yun yung first na discover ko sa sarili ko na, ay, nakakasayaw pala ako sa mga talent ko po and mga hobbies ngayon. Mm-hmm. And noon, nung nagka-pandemya, nasa bahay lang, nag-scroll down sa TikTok, and then nag-i-invite ng friends na, uy, pwede ka pumunta sa bahay. Sayo naman tayo, ganyan. Okay. Wala tayo magawa. So, gawin natin ngayon. Ayun. Sige po. Paano? Meron bagong TikTok, Tito Boy, na kumbaga salita ng sayaw. Parang kumbaga parang showdown siya. Ah, okay. And then, yung step is, 1, 2, 3, 4. So, pag tinuturo sa left, yung nasa... Right. Ay, right pala. Oh, I mean, so right. Sorry. Okay. So, pag tinuturo sa right, ikaw po yung magsasayaw, Tito Boy. And the dance step goes like this, parang... Na... Yan. Four, yan. Ang galing. Ay, di ko na pala kailangan turuan si Tito Boy. Ang galing na eh. Ganon? Opo, yes. Tapos, after that, next, doon ako ulit. Yeah. Tapos ikaw naman. Yes. Sige, gawin natin. 4, 3, 2, and... Paano nga ulit? Yan! Eh, turo mo sa akin, Tito Boy. Turo mo sa akin. Yan. Ay, turo mo ako ulit. Ayan! Ay! Nag-lower! Nag-lower si Tito Boy! Ay! Panis! Wow! Eh, ganito ang gawin natin. Magpa-fast talk tayo, Jeff, while you're doing that. Subukan nga natin, di ba? Subukan natin. Habang nagagaganong ka, ha? Sige, Tito Boy. Ganda. Malay mo, mag 3 million ngayon. Yeah, ilan ang followers mo ngayon sa TikTok? 1.3. Ito pang 3 million. Okay? Habang nagagaganon, TikTok. Okay. This is your fast talk, and our time, iningal ako, begins now. Go. Pogi or cute? Pogi. Funny, sweet? Sweet. TikTok, IG? IG. May filter, wala? Wala. Make or break? Make. Dapat mas mababa. Magpakita ng abs o magpakita ng ngiti? Papakita ng ngiti. Magpakilig, mangasar? Magpakilig. kung insekto ka, ano ka? Langgam. Kung ulam ka, ano ka? Beefsteak. Magiging babae ka, anong pangalan mo? Mosesa? O hindi. Matinig ka ba sa babae? Ba't ako sumasayaw? Hindi. Okay. O hindi. Nagpaiyak na ng babae? Ay, hindi po. Ay, dapat Moses na bigay. O hindi. Umiyak na dahil sa babae? Oo. What makes you blush? Pag sinabihan ako na, ang funny mo. Lights on, lights off. Lights off. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness. Every second, Tito Boy! Complete list. Handa na akong harapin lahat ng hamon ng buhay. Kailan sinabing huli ni Jillian sa'yo na ang funny mo? Nung last day. Tito Nakakahingal. Maraming salamat. Jeff, kayo bang dalawa?
Nakatanggap na ba kayo ng indecent proposals? At nung kayo nakatanggap, ano ang inyong ginawa? Ang kasagutan po sa magbabalik ng Fast Talk with Boy Abun. Back on the show, kasama pa rin po natin si John Vic at si Jeff. Pero generally, kumusta ang buhay binata? Happy. Super happy. Kasi una-una, nakakapag-focus ka sa work. Yun yung number one. Pangalawa, habang nag-work ka, yung work ginagawa mo for your family. Buhay binata, kumusta? Masasabi ko, Tito Boy, ang sarap mabuhay. Sa age na to, na-experience ko yung mga... Alam yung dating, nung bata pa lang ako, sinasabi ko, Tito Boy, na sana ganito, no? Sana makakain ako ng masarap na pagkain. Jeff, halimbawa, if you were to rank 1 to 3, 1 being the highest, kung sino ang dream girl mo dito sa showbiz, sino ang number 1, number 2, at number 3? And the names are Jillian Ward, Andrea Brillantes, at Kailin Alcantara. Sino ang number 1, sino ang number 2, number 3, at bakit? Siguro, number 1, syempre, Jill. Dahil? Syempre, nakilala ko na siya, Tito Boy, eh. And masasabi ko talaga na isa siya sa mga pinakamabuting taong nakilala ko sa buhay ko. And nagpapaligaya ba siya sa'yo? Maligaya po ako pag nasa trabaho. And syempre, pag magkasama kami sa eksena, off-cam, sobrang saya po. So si Jillian ang number 1, ang number 2? Number 2 siguro si Kailin siguro. Kasi dahil? Nakilala ko na din si Kailin. Okay. And sobrang cool niya as a person. Okay. And talented. Number 3 si Andrea dahil? Siguro di ko pa siya na, like, nami-meet. Nakilala talaga. Okay. Yun na meet. Okay, John Vic, iba naman ako. Halimbawa, if you were to organize a dream team or a dream first six sa volleyball, ikaw siyempre yung pang-anim. Pipili ka ng 5 mula sa mga kasamahan mong aktor dito sa GMA7. Sino sila at bakit? Sino ang setter? Sino ang libero? Etc. Mahirap. Mahirap pumanap dito boy per position, pero may naiisip ako ng top mga... Top of mind. Na kung sinong pwedeng ilagay. Una kong pipiliin si Ate Bubay. Kasi syempre, kailangan sa team na mas maligaya ang maligaya kayo sa naglalaro. Saka pwedeng libero, di ba? Yes, si Ate Bubay. Okay. At maingay din. Dalawa na kayo. So, pangatlo? Pangatlo, si Tekla. Si Tekla yung taga-sangga ng mga bola kasi parang pag... Malakas yun. Pag tirmahan si Tekla ng bola. Okay lang. Hindi, love ko yung dalawa po yung Tekla. So, pang-apat? Si Cassie Legaspi. Kasi nakita ko siya nung All-Star Game. Ang galing niya maglaro. Wow. So, alam ko makakatulong siya. So, ilan na yun? Apat. Pang-5? Si Christopher Martin. Kasi si Christopher Martin, bukod sa pagiging athletic niya talaga, nakasama ko rin siya nung All-Star dun sa paglalaro ng volleyball. So, talagang malaking tulong din. And last... And to complete the first six? To complete si Jessica Villarubin. Okay. Kasi pwede siyang kumanta habang naglalaro eh. Wow. Malaking tulong yan. Malaking tulong. Wow, galing. Ngayon ang gagawin natin, fast talk tayo habang naglalaro ka ng bola. Yun! Di ba? Okay. John Vic used to be the captain ball of the Philippine national team. Yeah! Congratulations! Yes, sir! Diba? So ngayon, kung nagsayaw si Jeff kanina, maglalaro ka ng volleyball, yung mga pag-anong-ganon, habang tayo ay nagpa-fast talk. You ready? Okay. John Vic, go. Volleyball, fishball. Volleyball. Atleta, artista. Artista. Titira, didepensa. Titira. Spiker, server. Spiker. Guwapo, mabait. Mabait. Malaki, maliit. Malaki po. Magandang katawan, malusog na katawan. Malusog na pangangatawan. Panalo pero malungkot, talo pero masaya. Talo pero masaya. Sexiest part of your body. Panga. Love o fame? Love. Simula, katapusan. Simula. Oo o hindi, nanligaw ng kapwa artista? Hindi. Oo o hindi, nanligaw sa kapwa atleta? Yes.
Kailan ka huling nagsinungaling? Ngayon. Lights on, lights off. Lights off, people boy. Happiness, chocolates. Happiness. Best time for happiness. Anytime. Complete this. Winning is about? Being optimistic. Wow! Galing! Hey. Ay, ang galing pag nalaglag dito boy, bayad ka 50 sa akin. Ang galing! Hey! Diba? Okay na. Naku, Diyos ko. Okay. Maraming salamat sa iyan. Thank you. Pero, nakatanggap na ba kayo ng indecent proposals? Yes po, madaming beses. Madaming beses? Yes po, yes, po. Maraming beses. Kwento nga, po. Ipaunawa niyo sa amin? Well, ako kasi Tito Boy, pag may indecent proposal, usually hindi ko talaga pinapansin. Saan ito? Social media? Social media. Ah, social media. Wala itong harapan. Merong true friends. Yun. May friends. Yeah, ano ang sinasabi? Like, sige, kwento ko. May isang nangyari, Tito Boy. Yan. Nag-chat sa akin sa Facebook. Ang sabi niya sa akin, John Vic, kung may free time ka ngayong December, bago ako po bumalik ng January, magkita sana tayo. May sasakyan naman ako. Susunduin kita, bilang kita ng iPhone, bigyan kita ng money, punta tayo sa ibang lugar, pag-shopping kita, kahit anong gusto mo. Okay. So, since ako makulit ako... I'm sorry, is this a girl? Is this a gay man? I don't know, Tito Boy. Kasi so, messaging ito. Iba yung profile picture niya, hindi niya totoong pangalan din. Okay, alright. So, ang ginawa ko, in-screenshot ko, sinend ko sa group namin ng The Bubay and Tekla. Ang sabi ni Ate Bubay sa akin, ganito gawin mo. Makipagkita ka, sumakay ka ng sasakyan, then sabihin mo saglit lang, sasakay kaming lahat. Tapos sabay-sabay natin isigaw, Nati, bats ka! Nangyari? Hindi naman po. hindi ko naman talaga pinag-tito mo. Alam ko talaga nangyari. Yes. So, the best way to handle that para sa'yo, if I'm hearing you correctly, is that hindi pansinin. Yes po. Okay. Ikaw, Jeff? Ayun po. Paano nangyari? Social media. May nag-o-offer na ganito, money, may nag-o-offer ng kotse, ganun. Tapos, ayun, hindi ko rin naman pinapansin. And, yun, same kay John Vic, may pinapasabi din through friends, ganyan. And hindi ko rin naman kilala. Mm-hmm. Wala, hindi naman dinidisclose na name. So, ayun po. Wala, hindi ko rin naman po ini-entertain yung mga ganun. Okay. Palagay ko, ang makukontrol lang natin dun yung how you guys would react. Yeah. Diba? Kasi wala ka namang control doon sa kung ano ang magiging reaction sa iyo ng tao. May humahanga, may nagwagwapuhan, may nagagalingan. So, iba-iba ng expressions. I'm not saying that what others do are correct, but kanya-kanya. Yes, but how you handle it is something that you can control. Control. Diba? And what you can control also is ito ang iyo, Jeff, bilang pagtatapos ng ating pag-uusap ay paano ba magpapasahan? Isang bola lang, Tito Boy, para mas maganda. Yes. Tapos, so, tapos. Ito na lang, Tito Boy. And then, so, gagawin natin, kung kanina tinuturo ka ni Jeff na ganyan. Okay. Ngayon, this time, pag tinuro ka namin ni Jeff, habang nagsiset ka, sumasayo ka. Ah, sumasayaw. Yes. Yeah. Kung kanina ganon, ngayon habang nagbabalik. Tapos, pasa doon. Pasa. At habang ginagawa natin yon, dapat nagkukwentuhan tayo. Halimbawa, ang pinagkukwentuhan natin ay abot kamay. Kung anong nangyayari ngayon sa abot kamay, kunikwento nyo sa akin. Okay? Ready? 4, 3, 2, 1, go! Po, nililigawan ba talaga ni Jeff si Jirian? Ay! Yung mas, pananaw mo lang. Mas maganda po, sagutin mo yan. Pananaw mo lang. Pananaw mo lang. Pananaw mo lang. Isa ba? Pananaw mo lang, John Vic. For me, okay. Mayroon silang napakalalim na friendship. Yun lang masasabi ko. And, okay. Tapos? Siguro, special sila sa isa't isa. Ah, talaga? Paano? Paano mo naman nalaman yun? Balik mo. Balik Jeff mo. Talaga special sa... Ah, kasi po, para po silang... talagang sobrang close sa set. Dito ba? Ayan. Alam mo, hindi ko na kaya. Maraming salamat sa inyo. Thank you. Hey, Jeff. It's so much fun. Thank you so much. Maraming salamat. And thank you so God much. Bless you and all the best. Thank you, Tito Boy. Naitay, Kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy ho sa amin, sa inyong mga tahanan at puso araw-araw. Stay kind. Make your nanay and tatay proud. Hashtag say thank you. At gumawa po tayo ng isang mabuting bagay bawat araw. And let's make this world a better place. Goodbye for now and God bless.